ano guys, today gagawa po tayo ng bilo-bilo. Lagi ko po itong ginagawa at nakuha ko po itong recipe sa kaibigan ko na si Julie. Halos lahat yata ng mga recipe na natutunan ko ay galing sa mga friends ko. Lalo na si Julie kasi mahilig siyang magluto at saka napakasarap yung mga luto niya guys. I will show you the ingredients. Okay lang ka. Usually, ang ginagamit ko ay fresh lang ka. But because I don't have fresh one available, ito na lang nasa bottle. This will be the first time na lagyan ko na siya ng halo-halo mix. Combination po siya ng nata ni Coco, beans, 3 cans ng coconut na 400 ml, tapos ay purple at saka white na potato. Ito po yung aking mga tapioca. Para maganda tingnan, nilalagyan ko siya na color tapioca pearl. So, ganyan lang. Hindi sobrang dami. Tapos, basahin nyo lang ang instruction. Mag-boil ka lang ng water, tapos ilagay mo to. Tapos, pag mag-pop up na siya sa itaas, luto na siya. It takes only 5 minutes. Ito naman is tapioca pearl. Kunti lang ilagay natin, kasi pampaganda lang. Ito, tapioca dice. At saka, ito yung pinaka-importante, kasi di ba bilo-bilo. So, it has to have glutinous rice flour. Ito ay nilagyan ko ng tubig konti tapos igawing bola-bola. This is what the glutinous rice looks like after I put water and then make it into balls. Kaya tinatawag na bilo-bilo. Kasi parang bilog-bilog. Yun yata siguro yun. I'm not sure really. Anyway, ilagay natin yung potatoes sa ito sa pot. At saka lagyan ng tubig. Hindi kadamihan yung tubig. Parang sakto lang, magli-level lang siya sa potato. Luto na ang ating potato. Ilagay na natin yung ating coconut. Pakuluin lang natin yung ating coconut milk. Okay guys, hindi ko namalayan guys. Umapaw yung nasubrahan sa init. Anyway, ilagay natin yung bilo-bilo. Kailangan na kumukulo siya pag nilagay niyo ito. Para hindi siya magdikit-dikit. Ilagay natin ito guys. Dapat sana pakuluan pero sa akin hindi na. Okay, mommy. Mommy, okay. Okay guys, naluto na ang bilo-bilo at saka yung tapioca pearl. Paano nyo malalaman is because ito ay lulutang siya. Lulutang yung bilo-bilo. Indication na luto na siya. Ilagay natin tong maliliit na tapioca. Takes only a couple of minutes to cook. Kasi maliliit yun. Kailangan na hinaan ang apoy kasi madali yung masunog. Tingnan nyo, lumulutang na yung mga maliliit. Kasi sinusok ko na yan sa ano. So, after niyan ay ilagay na natin tong langka. Haluin palagi kasi baka masunog. This one guys, first time kong nilalagyan ng ganito. Idea ito ng aking friend na si Julie. So ngayon guys ay timplahan na lang natin. I forgot to mention, lagyan siya ng asukal. White sugar ang nilalagay ko. So nilagyan ko lang siya guys ng sugar, ng white sugar na 1/2 cup. Dahil matamis na kasi yung jackfruit na naka-bottle. So that's it siya guys. Patayin niyo ang apo. Transfer dito sa sa hindi mainit para hindi masunog yung mga tapioca.
So this is it, guys.